ang balakas at pabugso-bugsong patak ng ulan na nararamdaman ko ang lamig. Ang panahon na nagpapaalalang ako ay nag-iisa. Mabuti na lang talaga at mabait ang tadhana. Ibinigay niya sa akin ang isang bagay na hindi ko mararamdamang ako ay nag-iisa. Mapait, minsan matamis, mainit. Pero sa bawat higop nito, gumuguhit sa aking lalamunan ang init na nagpapakalma sa aking katawan. Ito rin ang nagsisilbing aking kapiling sa malalakas na patak ng ulan. Wait, bakit nga ba ang seryoso ko? Magkapi na nga lang tayo! Hi guys! So for this video, I will share to you yung nagbibigay sa akin ng comfort tuwing tag-ulan. Walang iba kundi ang coffee. I have here 5 different brands of creamy coffee na available here in the Philippines. So what I'm gonna do for this video is gagawa natin sila ng review. Bumili ako kanina sa convenience store ng kape. So, yan. And then, syempre, para for our health na rin at para maiwasan yung over-drinking ng coffee for this day, I only put limited amounts of coffee dito sa maliit nating paper cup. So, right now, I have here this one. This scorecard. So, what are the criteria for judging nga ba? Aroma, flavor, acidity, and aftertaste. So ayan guys, nakita nyo na yung ano yung criteria for judging natin. So at least 'di ba, meron tayong quantitative basis what would be my best coffee or how will I rank this coffee brands na meron tayo ngayon. So first is yung coffee ko. Let's have a drink. So great. So I'll just score it. Let's try the second one. This high coffee from Oishi. Okay. And then the third one, ito yung Culture Blends na Italian creamy coffee. And then the fourth one, yung Great Taste creamy white coffee. Ano, nanibago ko sa lasa ng Great Taste. Then the last one or the fifth one is yung Nescafe creamy white. So let's have this. So there you have it guys, tapos ko nang lasahan yung 5 different brands of creamy coffee. Punta na muna tayo sa Nescafe. Sa akin yung ano, yung fragrance or aroma, parang medyo parang hindi ko siya ma-sense. Pero bumawi naman si Nescafe, siguro dun sa acidity dahil wala siyang masyadong acid effect sa akin na sa akin. And then for the great taste naman, yung aftertaste niya na after kong lasahan yung kape, parang medyo matagal pa siya sa dila ko before mawala. Weak side niya sa akin is yung fragrance and aroma. This one, yung High Coffee by Oishi. So, eto, neutral lang naman siya in terms of fragrance and aroma, in terms of flavor, in terms of acidity, and yung kanyang aftertaste. So, okay lang naman. Parang nasa gitnang level siya for me. So, and then, yung nag-top sa akin, actually, there's a tie between coffee ko and also yung Culture Blends Italian Creamy Coffee. So, first, dun tayo sa Culture Blends. Pinakagusto ko sa kanya is yung fragrance or yung aroma. Nung medyo nilapit ko pa lang siya sa bandang nose, ay, wow, parang may wow factor sa akin si Culture Blends. Ang medyo ano lang sa akin is yung ano, yung aftertaste niya sa akin. Medyo hindi lang ganun, parang okay lang, parang ganun lang. So, yung coffee ko blanca. What I like about coffee ko is that creamy siya, yes. So, gusto ko kay coffee ko yung fragrance niya or aroma and then yung aftertaste niya na medyo parang talaga siya. Yun ang ayoko sa coffee ko, yung acidity niya. So, minsan kapag talagang kailangan kong inom ng maraming coffee for that day, ang ginagawa ko is yung nagtatry ako ng ibang variant na yung merong lower acid content. I hope that you have fun watching this video. This has been Jerome Estavillo and thank you so much for watching. Bye!